welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarteng nanay, ang nanay ng ubod ng ingay. Ayan. So ngayong araw na to, dahil matagal nyo lang request ang Pata Team at malapit na ang Kapaskuhan. At syempre, isa sa pinakamasarap ihain sa ating pamilya, lalo na pagsalo-salo, ang Pata Team na matagal nyo lang request. At ngayon nyo lang ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng masarap, malinamnam na Pata Team. So, nandito na sa ating harapan mga kailangan nating sangkap. So, unang-una, meron tayong pata ng baboy. Kaya nga tinawag itong Pata Team. So, ang part ng baboy na ginamit natin is yung pata sa unahan. So, yung malaman, hindi ko na po sinama yung pinaka-paa niya. So, yung part lang po na malaman yung aking kinuha. Bali, 2 piraso ng patang unahan yung ating gagamitin dito. Then, syempre, meron tayong mga pampalasa, no? Meron tayong onion leeks. Ayan. So, imbis po na gagamit ako ng asin, ang gagamitin ko ay patis. Pero, pwede naman kayong gumamit ng asin kung ayaw niyo ng patis. Then, meron tayong buong paminta. Pwede rin kayong gumamit ng durog. So, nasa inyo yan kung anong gusto niyo. Then, maghahalo din tayo ng bawang at sibuyas na puti. Pero, mas maganda kung native sibuyas yung ating gagamitin. Then, meron tayong tubig. So, kailangan nating tubig kasi ito yung gagamitin natin pampalambot, pakukulaan natin yung ating pata ng baboy. So, mag-start na tayo, syempre, gamit ko ang napakaganda at napaka-elegant na saucepan mula sa Omega. Ayan o. So, unahin ko ilalagay natin ang pata. So, ang gagawin lang natin ay isalansan lang ng ganyan. So, dapat po, ang mangyayari nito, lubog po sa tubig yung ating pata. So, maglagay na tayo ng paminta. Then, yung ating onion leeks. Isunod ang bawang. Sibuyas. Ilagay na rin ang patis. Then, ibubuhos na natin ang tubig. So, dapat yung tubig po ay lalagpas dun sa ating pata. Kasi sisip-sipin niya pa yan. So, yan ang gagawin natin. Itakpan at pakuluan hanggang sa lumambot yung ating pata ng baboy. So, after 15 minutes na pinapakuluan natin ang ating pata ng baboy, mapapansin ninyo yung buo-buo na yan na nasa gilid. Yan po ay dumi ng karne. So, kailangan natin itong alisin at hindi natin ito kailangan isama sa ating pagluluto dahil yan po ay malansa. Dumi po kasi yan ang karne ng baboy. So, tanggalin lang natin ng dahan-dahan yung mga bula-bula na maitim-itim na yan. Ayan. So, ganyan lang. Normal po yan na may lulutang kaya kailangan alisin niyo po kapag may nakita kayo na lumutang na dumi, na buo-buong ganito. Tapos, takpan po ulit natin at lutuin hanggang sa lumambot. So, ayan na mga manay, pagkalipas lamang ng isang oras ko siyang pinakukuluan. Tapos, kailangan babalik-balik na rin niya rin po yung pata para po pantay yung pagkakaluto. At na-check ko na siya, malumbot na yung ating pata at napakabango nung kanyang sabaw. Ayan, kita ninyo. So, pag tinusok nyo ng tinidor, ayan, malambot na, diba? So, pwede na natin itong hanguin eh, no? Lambot na. Hahanguin ko na dito sa ating kaldero. Pero patayin ko muna yung ating kalan. So, ganun lang kadali. Yung sabaw niyan, gagamitin natin yan. Siyempre, nandiyan yung pinakalasa eh. Nung ating pata. So, lilipat ko lang dito sa isang lagayan. Ayan. Sigurado po magugustuhan po ng pamilya niyo itong ating timpla dahil madali lang itong sundan. Depende po sa pata na mabibili ninyo ha. Kapag magulang na pata, mas matagal siguro yung pagpapalambot. Kaya mas maganda pipili kayo ng pata na bata pa. Tapos ito yung kanya mga natanggal natin oh, sa pinagpakulaan kanina. So ito yung natanggal natin na hindi pwedeng isama. Ayan yung malangsa. Ngayon, itong ating sabaw, ayan. Isiset aside ko muna sa gilid dahil kukuha ko ng isang pan kung saan natin
titimplahan o magluluto na tayo ng kanyang pinakasos ng ating patatim. Ayan, pwede na tayong mag-start magluto ng masarap at malinamnam na patatim ni Manay na matagal nyo nang nire-request. So, meron tayong gagamitin isang pan. Ayan, so napakadali lang nito. Ang unang-una nating ilalagay ay syempre yung ating sabaw ng pinagpakuluan ng ating pata. Ayan. Kasi nandito na yung mga pampalasa eh. Yung sibuyas, bawang, onion leeks, pamitang buo, patis, andyan na. Kaya huwag nyong itatapon. Then, syempre maglalagay tayo ng soy sauce. Isunod ang oyster sauce. Any brand po ng oyster sauce, pwede ninyong gamitin. Then, maglalagay tayo ng star anise, 2 piraso. Ang laurel. Tapos, maglalagay din po ako ng buong paminta. So, dito, hindi na tayo maglalagay ng bawang dahil may bawang na yung pinagpakuluan ng ating pata. So, nandyan na po yung bango at aroma ng bawang natin kanina. Ngayon, ang gagawin natin, hahaluin muna natin yan para ma-mix ng maayos. At imbis na gagamit tayo ng asukal, ang ginagamit ko nga pampatamis, ito ay optional ha, pwedeng asukal yung gamitin ninyo. So gagamit tayo ng isang bote ng Sprite, taka naman. So ito yung aking pampatamis kasi mas masarap. Mas kapit na kapit sa karni at talagang nagbibigay siya ng lambot talaga. Pero again, ito ay optional. Pwede niyong palitan ng 3/4 cup o 1 cup ng sugar o 1/2 cup. Depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto ninyo sa inyong patatim sauce. Then, maglalagay tayo ng sesame oil. So, sa sesame oil natin, 1 tablespoon lang yung ilalagay ko. Ang bango. Pagkatapos, meron tayo ditong cornstarch. Ayan. So, itong cornstarch natin ay tutunawin natin sa pinaglagaan din ng ating baboy. So, maglagay lang tayo ng konti. Sa cornstarch natin, kayo yung masusunod kung gaano kalapot yung gusto ninyo sa sauce ninyo ng patatim, ha? Pwede nyong dagdagan kung tingin ninyo malabnaw pa. Pero again, kapag lumalamig po ang sabaw ng patatim, yung kanyang sauce, lumalapot po yan. Kaya, huwag masyado na gusto nyo is lumapot siya ng todong-todo kapag niluluto ninyo. Dahil magiging paste na po yan kapag lumamig. Kailangan, sakto lang. Tapos ibuhos natin. Ayan, ganyan lang kadali. Then, syempre, isasabay na natin yung ating patatim. Yung ating pata na pinalambot kanina. So, bakit natin sinasabay? Para po kumapit na yung mga pampalasa na nilagay natin. Sana sumakto ka, makisama ka. Ayan. Oh. So, dapat marahang apoy lang. Pero kapag ito bumulwak, lilipat natin sa mas malaking pan. So, bubuksan ko yung ating pan, yung ating kalan. Ayan. Bubuksan ko yung ating kalan, tapos pakukulan po natin yan ng pakukulohan hanggang sa may kita nyo kakalahati yung kanyang sabaw. Tapos dapat marahan na lamang po ang apoy para hindi naman po masunog yung balat ng ating pata, no? So ayan mga manay, pagkalipas lamang ng ilang minuto, kung napapansin ninyo lumaki yung ating lutuan dahil tinanggal ko dun sa ating pan kanina dahil yun nga po, baka umawas yung sabaw. Tapos dapat po ayan, halu-haluin din kasi may tendency po talagang lalapot yan dahil naglagay tayo ng cornstarch. Tapos, sa kalagitnaan ng inyong pagluluto, tatanggalin ninyo yung ating nilagay na star anise. Yung iba, hindi tinatanggal yan kasi kapag tumatagal yung star anise, mas strong yung kanyang amoy. Ayoko ng ganun. Kaya, iba-iba po tayo ng pamamaraan ng pagluluto. So, sa akin, sa kalagitnaan, tinatanggal ko na po yan para sakto lang yung aroma ng ating star anise. Tapos, dahil yung kalahati niya nakalutang, ganyan nyo po, parang pinaluluguan natin yung pata natin.
Tapos, hihintayin pa natin niya na kumunti yung sabaw. Napansin niyo yung sabaw niya, ayan o. Kumunti na. So, continuous lang. Dahil malambot na rin yung ating pata, mga ilang minuto ay luto na rin to. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating bok choy. Ayan. So, mga ilang minuto, balikan natin habang hinahalo-halo ko to. So, ayan na mga manay. Papakita ko na sa inyo, lapit mga anak. So, kita ninyo, malapot na yung kanyang sabaw. Saktong-sakto lang dahil mamaya is lalapot pa po yan ng todo. Tapos, konti na rin yung ating sauce. Ayan. So, dito, maglalagay na tayo ng bok choy. Pwede rin kayong gumamit ng, broccoli. So, nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo ilagay na gulay para sa inyong patatim. Pero, alam naman kasi natin ng patatim ay kilala sa bok choy ang nilalagay. So, hindi natin lalantahin yung bok choy na yan. Habang nilagay natin yan dyan ay, eto naman, ililipat na natin sa ating serving plate. No? Dandahan. Sobrang lambot nito mga manay. Ayan. Ayusin ko lang yung mga dahon-dahon sa gilid. Siyempre, pang-plating yan eh. Pag may mga handaan. Then, dito naman yung natira, papatay na natin yung ating kalan. Kasi maluluto na yung bok choy natin sa init. Tapos, kuha lang tayo. Tapos, lagay din natin dito sa gilid. Ayan. Ayan, kuha tayo ng sauce. Dahan-dahan natin ibuhos. Wow, panalong-panalo. Kung napansin niyo, hindi po tayo naglagay. Hindi ako naglagay ng asin, no? Hindi na ako nag-add ng patis nung nagtimpla tayo ng sauce. Kasi po, yung po kasi nga pinaglagaan ng ating pata kanina, di ba? Meron na tayong patis. Tapos dito sa ating pinaka-sauce niya, naglagay tayo ng oyster sauce, meron ding toyo. So yun po, aalat na po yun kasi din-drain naman natin. Diba? Nakita nyo, ang tagal natin na niluto yung sauce natin. So, yung timpla niya ay sakto lang. Pero again, kayo yung masusunod. Like naman ko sinasabi, kung tinginin nyo matabang, mag-add kayo ng konting asin. Kung tinginin nyo kulang sa tamis, maglagay kayo ng sugar. Ganun lang kasimple. Huwag nyong pahirapan yung sarili ninyo. So, ito po ay guide lang, lalo na sa mga nagre-request ng ating patatim na isa sa pwede ninyong ihain sa inyong pamilya. Nagugutom na ako mga manay. So, lalagyan ko pa ng sauce yung aking niluto. At ayan na, meron na tayong napakasarap na pwede natin ihain sa ating pamilya. Ang ating patatim na version ni manay. Excited na akong tikman. At alam ko excited na rin kayo. So, papakita ko muna sa inyo yung ating mga nilagay sa ating serving plate. Diba? Team kahoy tayo ngayon. Ito yung aking gustong banatan. Tapos ito yun. Diba? Wow. Ang init mga manay dahil bagong luto. So, akin ang titikman at excited na rin po sila dahil behind the scene, nasa paligid ko po ang aking mga anghel na nagmamadali na natakusin ko na daw to. So, papakita ko sa inyo. Wait lang anak, kalma. Ang sarap ng taba. Sino mahilig sa taba dyan? Tapos konting sauce. Saktong-sakto yung timpla. Panalong-panalo. Huwag ka na lumapit na. Baka magagat ka. Mamadali na po kasi mga anak ko. Ay, noon, lambot ng laman, oh. Wow, kita ninyo. Lapit ka na. Lalapit na. Kanina maglalapit. Hino, natatanggal na yung kanyang pinakalaman. Tapos, sasaw-saw natin. Then, ayan po. Para po sa inyo to, mga manay. Ayan. So, disclaimer lang po. Sabihin na naman sana gumamit ka ng serving spoon. Kami rin po ang kakain nito ng aking mga angels. Ayan. So, para sa inyo to. May lunok, sarap. Ang lambot. Panalong-panalo. Hindi mo nangunguyain eh. Natutunaw na sa bibig. Yung camera girl ko.
Kung may gumagano na, isa mo na. So, muli ako po ang inyong mag-discapping nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, kailangan na kayong tira. Baka mabilaukan ako. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na kaabang-abang ngayong palapit ang Kapaskuhan. At syempre, pwede mo akong i-follow sa aking Facebook page. At maraming maraming salamat din sa aking mga viewers, mga subscribers na nanatili dyan na nakasuporta sa aking mga recipe at sa mga nagme-message sa akin na kumikita na sila using sa aking mga recipe na tinuro. Ayan, nababahing ako mga manay. Muli, ako po ang inyong nanay na sobrang ingay. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!